Ngayon, dalawa sa isang vlog, yung curveball strategy at saka yung decoy effect. So yung curveball strategy is any strategy that fool a competition. So sinabi ng Google na yung curveball strategy daw is napipilitan ng iyong kakompetensya o kalaban na gumawa ng bagay na hindi niya ginagawa. At okay, gumawa ng isang bagay na hindi niya ginagawa kasi alam niyang mali. At napipilitan siyang napo-force mo siyang gumawa ng napo-force mo siyang gumawa ng mali. Yun yung curveball strategy. So lagay na lang natin ang ganun. Lahat ng strategies para maloko o malin lang yung kakompetensya. So yun yung curveball strategy. Sa decoy effect, option, yun yung pangatlong option sa inaakala nating dalawang pagpipilian. So ibig sabihin, yung third option is less attractive na kaysa dun sa dalawa. Kumbaga parang ginugulo ka lang kaya may pangatlo. So ang example lang doon yung popcorn, yung kung may small, medium, large. At saka siyempre sa mga drinks, di ba, may small, medium, large, yun daw yung decoy effect. Yung pangatlong option, yun yung panggulo. So yun yung magandang strategy sa panggulo lang yung ano. Kumbaga, kung gusto mong makamura sa decoy effect, kasi nakikita mo naman yung presyo ng tatlo, di ba? So siyempre dahil gusto mong makamura, kung may pangatlong option, kung gusto mong makatipid, yung pinakamura pipiliin mo. Kasi gusto mong makatipid kung may pangatlong option. Usually kasi yung pangatlong option, yung una dun sa tatlong option, yun yung pinakamura. So yun yung decoy effect. So magandang na ano natin yung curveball strategy tsaka decoy effect. So magandang natututunan natin ngayon yan. So bukas na lang ulit natin itutuloy yung iba pang concept sa management. So yun lang po.